Hey! Ngayon po ay ipapakita ko sa inyo kung paano gagawa kung mag-assemble ng Spirgana pang night dive. Thank you nga pala sa mga 3,000 subscribers ko dito sa aking YouTube channel, Kaldindo Ilim Channel. So ayan, yung barrel po natin is laminated po siya na hardwood ang gitna at mahogany ang isikagilid at sa ilalim. So ayan, yan po ang bago nating design ngayon. Simpleng-simple lang po, slim at madaling hawakan. So, meron na po tayong trigger mechanism na housing. So, ayan, ilalagay po natin ang trigger mechanism natin. Bago po natin ipoposisyon ang ating handle. So, yung handle nga pala natin ngayon ay pang right-handed lang po siya. So, ayan, bagong design din po. So, ayan, para po maisusukat natin ang distansya ng ating handle at ang trigger mechanism nang hindi sa ganun mai-stress ang ating daliri. So sa mga ano pa lamang, sa mga baguhan pa lamang ay kaya-kaya nilang abutin ang trigger. So ang barrel pala natin na pang night dive ay subok na subok ko na itong sukat nito, 60 cm mula sa handle hanggang dulo ng barrel. So, ayan o, makikita po ninyo, mas madali po siyang i-install. Lagyan po natin ang ano natin sa gilid. Ipipin po natin ang ating handle sa gilid at ibabaw para matibay-tibay. Gumawa po tayo ng trigger guard. Makikita naman po ninyo ang paggawa ko ng trigger guard. So, mahalaga ang trigger guard kasi para po hindi masasabitan ng line release ang ating trigger habang nakakalod po ang ating spear gun. So, bali po hindi siya magre-release, hindi makakalabit ng kahit ano. Kaya po tinatawag na trigger guard. So, yan. So, sa paglalagay po natin ng trigger guard ay kailangan po nating maikukunik ito sa handle at sa barrel. So, sa paglalagay ay tingnan nyo ang style ko. Meron po akong inilagay na mga butas at doon ilagay ang bronze nails. Tandaan po, bronze nail ang gagamitin natin. At makikita po ninyo ay gumamit po tayo ng epoxy. Ayan. Take note ha, nakikita nyo kanina na meron po tayong nilalagay sa paglalagay ng trigger guard. Yun po ay bronze nail. Yun po ang itinutusok natin para po ay hindi po siya madaling natatanggal. So, ayan. Final na po ito na paglalagay ng ating handle. So, bagong style na po ang ating handle. Ito po ay pang right-handed lang po. Yung left-handed ay hindi po makakagamit nito kung sakaling mawawala ang ating SG. So, ayan o. Yung gamit po nating pako ay bronze nail ha. So, ngayon, ang makikita po ninyo ay gumagawa po ako ng shaft, spear gun shaft na 5mm. Yung 5mm is napakaganda ang gamitin dahil po ay kaunti lang po ang sugat ng isda kapag natatamaan at magaan lang po siya. Hindi na kailangan ng malalakas na rubber. Unang gawin natin ay gumawa tayo ng sabit, yung sabitan ng ating trigger mechanism sa ating shaft. Bago po tayo maglagay ng marking sa ibabaw ng shark fin para po align na align po siya at ating i-welding. Ang ginagamit ko po na shark fin ay 6mm na shaft. Nilalapad ko po at nilalagyan ng patlang para mayroong butas. Hindi na tayo gagamit ng bench drill. Saka natin wini-welding. So ayan, pag wi-welding natin tapos ating ma-welding ay gagamitan natin ng flap base, grinder at buffing. So ayan o, may butas po siya nalagayan ng line release. Ang kagandahan po ng trigger mechanism na may housing is madali lang talaga siyang i-install. O, ayan o, kikita nyo naman. Madali lang po siyang i-install at uninstall. Kaso mahirap po siyang repairin
kapag sa katagalan nating gamit ay napupudpud po yung ano niya, yung trigger mechanism. So, ilalagay na po natin yung shaft natin na may shark fin na. At saka po natin ay lagyan ng marking sa ibabaw para po sa flapper. So ayan, lagyan ng marking sa ibabaw at lagyan ng kanal na kasya ang 1 inch na nails, bronze nails. Yun po ang gawin nating lock sa ating flapper na gagawin. Maganda po ang style nito dahil po ay hindi po madaling mababali ang 5mm kapag tatama ng bato dahil po nakadubol po siya sa ibabaw. Ayan, kikita po nyo, ginagamitan ko na po yan ng buffing disc. So ayan, yan po ang itsura niya. At gagawa tayo ng flapper, yung lock niya, gamit ang mga stainless na tinatapo ng mga nasa ilalim ng poste ng mga cable company. Sa pagbubutas natin, mano-mano lang po, kahit wala tayong bench drill, pwede namang gagamit ng concrete nails. Tapos i-grind natin yung nakaumbok na ano sa brush nail, tsaka natin gamitan na metal bore na ang butas ay kasyang-kasya lang po sa ano, hindi hihigit sa 1 inch na ano natin na brush nail na gawing lock. So saka natin gagamitan ng cutter. Ayan. So maraming salamat po sa inyong panonood, ha. Ayan, oh. Makikita po ninyo. Yan, sukat na sukat. Ang magandang sukat po ng ating flapper ay yun pong meron po siyang 45 o 90 degrees ang kanyang angle. Yan, oh. Saka siya maglalock. Yan. So ayan, pagkatapos po nating may lagay yan, lilinisan lang po natin yan para po ay swabing-swabe po ang pagkatusok ng isda at hindi nangingialam ng ano pang laman-laman dyan para hindi po lalaki ang sugat ng ating isda dahil po yung isda na nahuhuli natin is pwede po nating ibibinta para po sa ating pangangailangan sa araw-araw. So ayan, lilinisan natin ang flap disc. Ayan, oh, makikita po ninyo napakalinis na po siya. Sa ganyang paraan ay matibay po siya kisa sa binubutasan lamang. Para po maging malinis o makinis ang ating baril, gamit po tayo ng liha sandpaper na 120. Number 120. At sa paglagay po ng rubber sa ating bat, yung pang-reload natin ay may butas po sa gitna at doon natin ipapasok ang rubber na ating gawing pangsapin. So ayan, oh. Para matibay po siya, yung ganung paraan ay matibay po siya, hindi po matatanggal. So gamit po natin na varnish, plastic varnish ay natural color. Yan. So yung rubber naman natin is 12mm single rubber. Pantay lang po siya sa ano, sa ating shop na ginagamit na 5mm. Kasi kapag gamitan natin ng 14mm, may tendency na madaling mapupuro lang ating shaft at madaling mababaluktot kasi malakas po yung 14mm. So gamit natin ay 12mm lamang. So ganyan din ang ginagamit ko sa panggabi. So tamang-tama lang po sa ano natin, sa ginagamit nating shaft. Yan. At ang ating ginawang wishbone ay ang 2mm na Dyneema. Yan. So, sa ano nga pala, yung pantali natin na nylon ay 1mm ang sukat para hindi po masusugatan ang ating rubber. Basain po natin bago natin higpitan ang tali. So, ayan, oh. Ayan, oh. Ayan. So, pag ano natin, susunugin natin yung tali, yung sa nylon, gumamit po tayo ng stainless. Yun po ang iinitin natin at idadampi sa tali para malinis at hindi masakit sa daliri. Yan, o. Oh. Yan. Para hindi po masusunog o lalambot ang ating rubber. So, saka install na naman natin ang ating final installing ng ating
trigger mechanism na may housing. Ayan. So maraming salamat ha. Don't forget to subscribe my YouTube channel. Thank you for watching and still supporting sa mga 3,000 subscribers ko. Maraming maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsa-subscribe ng ating YouTube channel. So sana may matutunan kayo at palagi po akong mag-upload ng mga videong katulad nito para matuto naman kayong gumawa ng inyong sariling panghanapbuhay na ispirgan. At hindi na kayo bibili kung sakali mang kaunti na lang ang inyong budget, hindi nyo kayang bibili ng ready-to-use, ay mag-DIY kayo, magsarili kayong assemble. Gayahin nyo yung ginagawa ko para maging matibay yung baril. Napakauna talaga na isalang-alang natin, matibay ang baril, matibay ang ating trigger mechanism. Yan. So, yan. So, maraming salamat po sa Diyos sa inyong patuloy na panonood. Don't forget to subscribe. Pakifollow na rin yung FB account ko na Dindo Ilim. Thank you.